Hello there guys sa mga nanonood nito, and dumating na yung package natin. Yes. After 4 days, 4 freaking days, dumating na rin yung lalagyan natin ng mga, I don't know, mini collectibles natin. So, nakita nyo na sa description or sa title, ito yung pinakamurang shelve sa Shopee. Actually, pwede mo siya makuha ng 200 pababa if may Shopee coins ka o ganon. Pero ang bili ko sa kanya is 270 kasama na yung ship. So, not bad kasi nakita ko na siya yung pinaka lowest price. Tama kayo dun. Lowest price. And syempre, mas gusto natin yung mura kasi Pilipino tayo. At makikita nyo ang Shopee Express, bla bla bla. Ang nangyari lang dito guys, hindi siya kagad dumating. Dadating na dapat siya, pero hindi dumating nung araw na sabi ng Shopee app na i-deliver na ni courier. Ako naman, naghintay ako ng buong araw, pero walang tumawag, walang nag-text. Kaya nakaka-disappoint lang sa point na yun. First time nangyari sa akin. And tapos intro, tara na, buksan na natin. Para sa unboxing na to, ang gagamitin natin ay isang screwdriver at isang gunting. Ayun lang. Ang first na gagamitin natin is yung gunting. Kasi nga, ayun yung pambukas talaga. Guys, ang alam naman natin, hindi naman ako nag-generalize sa tao, pero ang mga gamit sa Shopee is made in China lahat. Almost lahat is from Divisoria, Binondo, Quiapo. Kasi nga, doon talaga yung mga bagsakan ng mga products. And wala namang shaming doon. Mas maganda ka, mas mura. Pero alam naman natin na minsan, hindi ko maano, wala kasi akong tripod eh. Nakakaurat eh, no? Sarap tapusin itong video ito eh. Alam naman natin na siyempre, kaya nga mura kasi nga galing ng China. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa nagbebenta ng mga ganito sa Shopee kasi mas pinadali nila, di ba? Pero sana, walang diferensya tong pag-open natin. And wait lang. So, ito na siya pagkatanggal mo ng bubble wrapper na malupit. And yes, sira-sira yung gilid. Eh. Kita niyo yung mga Chinese symbols. Not bad. Pero, what? Sira na yung box eh. Pero sana, kita niyo yung mga tubig-tubig na yun, no? Watermark. Sana hindi naapektuhan yung laman sa loob. Pero sa nakikita ko, parang naapektuhan na. Dang it! Tatanggalin na natin yung mga parts sa loob ng box. So, napabasa natin sa box is meron siya mga Chinese characters and yung pangalan ng manufacturer. And alam naman natin na napakapangit nitong box. Kaya pag magbubukas kayo nitong box na to guys, dahan-dahan lang kasi baka maggasgasan yung loob. Pag nagasgasan yung loob, delikado. Kitang-kita nyo yung loob. Yung mga puti-puti na yan na nasa kahoy, yan yung manual. Ang theory ko is nabasa yung box na yan or reject yung mga box na yan, kaya nila binibenta ng mura sa Shopee. Kasi nga kitang-kita basa, kumalat sa loob yung puti, kaya pupunasan nyo pa yan bago nyo buuhin. Kaya yun yung nakadismaya dito sa product na to. Kahit mura lang pero alat ng rejects yung inano, kasi basa yung box eh. Hindi naman basang-basa yung box. May mga watermarks yung box. And ngayon, linalabas na natin. And kitang-kita nyo naman na wala nang pag-asa yung box na yan. Buti na lang, binalutan pa nila ng mga bubble wrap. Pero, ayan pa. Yung manual nga. Hindi ko maintindihan. Bakit kayo magbibigay ng manual? Parang binasura nyo lang, parang linukot nyo tapos linagay nyo dun sa loob. Walang kwenta yung box na yun, tapon na natin. Yung manual, oh, paano mo susundin yun kung wala na, tunaw na, nalusaw na sa tubig? Ano ba talaga, Shopee, ha? Ha? Ayun na, sa wakas, at nakuha ko na yung tripod at ito na, bububuuin na natin. Kunin na natin to. Ang maiwagang screwdriver! Kwing, kwing. Basta ito na. So, ang idea niya is may dalawang support and yung iba is yung mga paneling na. Ito yung side part, dalawang wood and may mga panel siya and may
sa pinakataas na part is may panel din. Paano ko nalaman? Ang talino ko, no? Gulat kayo, no? Ang talino ko. Salamat dito, Shopee. Doon sa seller, grabe naman. Naglagay pa kay. Grabe, oh. Ano, ginanon nyo na lang, tapos linagay nyo doon. Oy, wait. Wala akong ganito nangyari dun sa ano niyan eh, manufacturing niyan eh. Oy, okay na, nagawa na natin yung mga kahoy. Oh, kailangan pa ba nila ng manual? Wait, 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 ilagay mo dyan, oh. So, sayang naman, naglagay pa kayo ng manual pero ganyan sira. Okay, bubuin na natin. Okay, time lapse. So yun na nga, no, nakita nyo yung time lapse and dito na, malapit na. Nagka problema lang, napansin ko, wala kasi doon sa manual, punit na yung manual, hindi na makita yung buong product, is dapat itong big part ay dapat nandito pala sa dulo. And napansin ko lang, ito pa yung isang hassle guys, yung butas ng yung mga butas niya na designated para sa isang plank is hindi sila magkatugma ng butas dito sa side and dito sa panel. So ang nangyari, yung mga iba siyang part, naramdam mo na rito na lalabas yung tornilyo niya sa baba. Kaya ang recommendation ko is straight nyo mismo. Kahit gumamit na kayo ng drill or wag ito. Kasi ito, kapag inikot mo siya, hindi mo makokontrol kung saan pupunta. Kasi nga yung mismong butas niya, hindi sila tugma. Ito pa yung huli natin problema is, itong part na to is dapat nandito nga. Is dapat magkakaparehas naman dapat sila ng peg holes. Is hindi siya sumasabay dito sa butas na to. So ang mangyayari, kailangan puwersahin, kaso wag niyo masyadong puwersahin kasi nga umaano na rito yung
screw lumalabas. So baka masira pa, 'di ba? Kaya ayun lang and papakita ko sa inyo yung final product. And ayun na nga, nabuo na natin. And kung napansin niyo dito sa top part, sinearch ko yung actual pick ng product sa Shopee and yung mga feedbacks, and ito, dahil hindi ko naman siya gagamitin para sa sapatos, na dahil doon nga siya ginawa para daw sa sapatos, pero pag nakita mo naman is kung baby shoes pwede pa, pero kung sapatos mo talaga is, wait lang, bibigyan ko ng example. If sapatos gusto nyo ilagay, pwede naman. Pero igigit yan, ganyan. Gitna. Ibig sabihin, bawal mo to i-sandal sa pader. Kasi pag sinandal mo to sa pader, yung sapatos is gaganito pa. And mahuhulog. Kaya, kung lalagyan nyo siya ng sapatos, ganyan. Sa gitna, huwag nyo idikit sa pader para may space sa likod. Ganun na kadali. And ito yung hindi ko sinunod dun sa nakalagay is ito. Itong part na to dapat nasa baba. Hindi ko siya nakakita. Ngayon ko lang nakita sa Google. Grabe. Napaka-ignorante ko. Pero paggagamitan ko naman kasi is hindi sapatos. Ilalagay ko yung mga Lego dyan. Mga minifigures. And ito sa taas, hindi ko siya ginawang side. Ginawa ko rin siya parang platform para may pwede pa akong ilagay dito sa taas. Para lang ma-maximize yung space. And pwede naman. So yun lang. Ang rate natin sa product na to is kung 5, 1 to 5, bigyan natin ng 3. O kaya tama 3 para naman fair. Ang problema lang kasi is hindi nakadeklara yung tamang size para sa malalaking sapatos, and iba yung nakalagay sa Shopee na parang misleading talaga yung product, kaya kailangan titignan nyo talaga yung mga feedbacks. Ang nangyari sa manual is nabasa yung manual, then natap yung papel niya is kumalat dito sa gilid, kaya ayun yung pinupunasan ko kanina. Kaya yun lang, salamat sa panonood, sana nagustuhan nyo. Like, share, subscribe.